isang katakot-takot na umaga, mga kapuso. Ako, si Bubay Norma de Valbuena. At ako naman, si Don Juancho Miguel de Guapito. Tuloy po kayo sa aming munting tahanan. Itong bahay na ito ay pamana sa amin. 175 na taon na nakatayo dito sa Pampanga. At tuwing Halloween, pwede nyo kaming bisitahin. Tama ka dyan. Pero bukod sa pamamasyal, ay katakot-takot na sarap din ang inyong matitikman dito dahil isa rin itong cafe. At ang mga nagsisilbi dito ay mga mababait na nilalang, kagaya na lamang ng babae doon. Anong babae? Doon. Saan? Doon. Wala naman eh. Ako mga rin. Ayun o. Ano? Acting lang tayo eh. Pero meron talaga doon. Ah, saan? Ayun! Sinabi ko sa iyo eh. May babae doon eh. Kaya naman mga kapuso, dyan lang kayo. Dahil mamaya, ililibot namin kayo dito sa ancestral house na ito. Magbabalik ang unang hiri. Tuloy kayo. Good morning mga kapuso, nandirito pa rin po tayo sa lumang mansyon dito sa Santa Rita, Pampanga. At ngayon Halloween season, etong Salaria Agosioco Ancestral House na 175 years na, years old, ay magiging bukas bilang pasyalan dahil isa itong kailan. Correct. At kita mo naman sa bakuran pa lang talaga ay puro kababalaghan na dahil sa mga nilagay nilang dekorasyon. Pero ang nais kong makita sa loob ng bahay dahil mas nakakatakot daw doon. Tara, oh, yes. Akyat tayo. Tara. Tao po! Ayan, so tao ito na. Tao po! Pagpasok pa lang, medyo madilim-dilim na talaga at merong tao po. Hagdanan sa pinakagitna. So, ito na. So, ang papasukin natin ngayon. So, old house talaga? Juancho, yung kanilang sala. Halloween season. Ano ba yan? Agad-agad naman si Kuya. So ayan, makikita natin, meron tayong piano dyan. Tinamahan naman ako doon. At dagdag katataputan ang mga, okay, of course, mga iba't ibang mga... Ay! Ate naman! Hello, good morning po. Magandang umaga sa'yo. Ito, so ano may ikot mo. Mo? Ito, may mga upuan na ano, mga luma na. So medyo mararamdaman mo talaga na parang there's something here. At ayan, puntahan natin to. Alright, nandito naman tayo pupunta sa kainan. Sa kanilang dining area kasi dining nga cafe. Area. Cafe din po ito, mga kapuso. So, makikita nyo, napakasarap ng mga pagkain na hinanda nila para sa amin. Siyempre, mga Halloween themed yan, kanilang mga inihahanda. Kagaya na lamang nitong ating cupcakes. Meron tayong French toast. Ayan, meron tayong hash brown. Ayan. May mga cookies. At siyempre, titikman natin may yan. May dessert, saka may gulaman yan. Correct. Patikim po, ah. Ito, okay. Ayan. Kumain talagang lang kayo dyan. Ay. Ay! Hi, Arn! O, di ba? Talagang kikilabutan! Ay! Ano nangyayari? Talagang kikilabutan kayo. Talagang. Sa... Ano nangyayari? Parang may nararamdaman ako, ah. Ba't may ganyan-ganyan? Normal na. Normal na. May nararamdaman ako. Ah! Ano meron? Ay! Ako, may tumabi sa'yo, Ancho. May tumabi sa'yo. Sa'yo din? Wala! Ano wala? Sa'kin? Ano? Tinan mo? Saan? Ayan o! Ah! Ano ba yan, Kuya? Ano ba bigla akong maano? Bulot talaga dito. Bulot lang? Pabigla-bigla naman sila. Ah, sige, pero kailangan kayo pagpunta yan dito. Oh. Ayaw mo na ba kumain? Ayoko na. Baka may manggulat pa dito. Pwede ka rin manggulat pa ba? Meron pa dyan. May konti. Pero hindi rin lang daw po basta-basta ang karatukatan dito dahil ayon mismo sa may-ari, meron daw talagang nararamdaman dito. Kagaya na lamang yung bigla-biglang nagpe-piano, ganyan. So, tapos, kasama natin ngayong umaga, si Sir Adam Reyes, isang paranormal expert para bigyan tayo ng clue, bigyan tayo ng explanation tama, tama sa mga nararamdaman dito. Hi, good morning. Hi, Sir Adam Reyes. So, ano ba talagang nararamdaman niyo sa bahay na ito?
Well, first and foremost, I did a quick investigation when I first arrived here. Magandang bahay. Actually, gusto ko yung bahay. Kasi whatever energies are here, actually, good vibes. Wala namang negative, wala namang problem or anything. So, the family is not in any immediate threat or danger. Ngayon, yung mga, halimbawa, yung mga naramdaman nila dito and everything, I check them one by one. Halimbawa, yung meron daw silang nakikita ang anino doon, hindi naman actually siya paranormal na multo na sumisilip-silip. Kundi, kasi nakita nila yun 4:30 p.m. At 4:30 p.m, nandyan yung ilaw, nakabukas yun. Okay. So, parang ano lang. Kumbaga, shadow lang yung nakita. Sige, ayun lang, sabi lang ni sir yung mga shadow. Mamaya po, ipagpapatuloy pa natin ang ating pakikipanayam kay sir. For now, back to studio muna kasi may nararamdaman na talaga ako dito. Ayan na, ayan na, ayan na. Stand by. Mga kapuso, nandito pa rin po tayo sa lumang mansyon dito sa may Santa Rita, Pampanga. Ayan, kasama pa rin natin si Sir Adam Reyes, isang paranormal expert para bigyan tayo ng recap kung anong na-experience natin today dito sa bahay na ito. Okay, well, generally nung chinek ko lahat, we check the architecture, the history of the place, even the floorboards, everything. What we have here basically are memories of the past. Memories of the past. So hindi siya kasi yung the mother was worried na baka merong danger sa family niya. Yes. Kasi meron siyang nakikita mga anino and everything. Mm-hmm. But itong mga immediate na concerns niya na pakita natin na hindi naman talaga siya multo per se. Mm-hmm. Pero the house has history. It has actually has a lot of positive vibes. It has a lot of good memories. Vibes. So there's nothing to be afraid of. Walang dapat ikatakot. Kaya pwede kayong pumunta dito with your families sa mula October 28 to 31. Yes, it is a restaurant and it's open to everyone, for everyone. Kaya pwede niyong bisitahin to at night. Diba? Bring your friends, bring your family. Yeah, pwede siyang puntahan talaga. So yun, maraming salamat Sir Adam. Kami ay na-refresh sa iyong sinabi na puro positive vibes lang po.